Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Father. Maligayang kapistahan ng pagpapahayag ng Panginoon, ang Epiphania. Noong ika-anim na siglo, sa pulo ng Britanya, mayroong isang kaharian hindi panapasok ng mga misyonero. Kaya pinuntahan nila, humingi sila ng paalam sa hari kung maaari ba nilang ipahayag ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Tinipon ng hari ang kanyang mga ministro. Nagtanong, anong palagay ninyo dito sa sinasabi ng mga misyonero? Sabi ng isang mahal na hari, ang buhay ng tao parang ibon. Samantalang nagpupulong tayo rito, sa isang bintana, papasok ang ibon, biglang lalabas naman sa kabila. Ang buhay ng tao, ganyan din. Hindi natin alam kung saan yung galing ang ibon, yung buhay ng tao, ganyan din. Hindi natin alam kung saan patutungo ang buhay ng tao. Kaya kung ang mga misyonerong ito ay makasagot sa katanungan na yan, makabubuting tanggapin natin ang kanilang pinahayag. Tinanggap ng hari at naging Kristiyano ang buong kaharian. Kailangan alam natin saan ba tayo nanggaling? Saan tayo pupunta? Galing lang ba tayo? Aksidente lang ba tayo? Maraming kasagutan dyan. Hindi tunay naliligaya ang tao kung hindi niya malaman yan. Kasi ang tao, makasaysayan. Nakalubog siya sa kasaysayan. Meron siyang nakaraan. Narito siya sa kasalukuyan. At meron siyang hinaharap na masalimuot, mahiwaga. Ano kayang mangyayari sa buhay ko? Lalo na, mayroong kamatayan. Pagkatapos kaya niyan, may buhay pa sa kabila. Maraming kasagutan diyan. Sa mga Grego, mayroong Epicureans, mga hedonist po yan. Yung magtampisaw ka na sa putik ng kaligayahan. As much pleasure as possible, eat, drink, and be merry, for tomorrow you die, and when you die, you will be swallowed up in eternal darkness. Yung mga Stoics naman, sabi nila, may dangal ang tao. Dapat hindi pagagapi ang tao sa kaanumang pagsubok at suliranin sa buhay. Stoicism po yan. Huwag kang magpakita na nasasaktan ka. Batahin mo lahat. Sina Aristotle at Plato, mayroon ding kasagutan dyan. Yung mga ibang relihiyon, ganun din. Sabi ng Buddhism, parang Stoicism eh. Ang buhay ng tao, dukha. Pasakit. Saan nanggagaling ang pasakit? Sa kanyang pagnanasa, sa kanyang desire. Tanggalin mo ang desire, wala, maligaya ka na. Dadating ka doon sa nirvana. Yung mga Hindu, sabi nila, para tunay kang maligaya, dapat tanggapin mo na lahat yan, illusion lahat yan, hindi totoo lahat yung mga nakikita mo, naamoy mo, maya lahat yan, sabi nila. Liligaya ka lang kung makarating ka ng enlightenment, sabi nila, samadhi. When you realize that everything is an illusion and you are that tattvam asi, sabi sa Sanskrit. Monist po yan. Isa lang reality. Kailangan sasali ka doon. Magiging maligaya ka. Ang Islam, mayroong 5 pillars of Islam, dadasal 5 beses maghapon, kilalanin si Allah at saka si Muhammad as his prophet, mag-Ramadan, 40 days na fasting, pagkatapos pupunta na. Ganun ang sa kanila,
At huwag naman kayong maniwala kaagad na ang paniwala lang ng mga Islam, pag namatay, may 72 virgins na naghihintay sa kanya doon. Paano naman yung mga babae? Anong kaligayahan nila kung sexual masyado yan? Hindi ganun kasimple ang Islam, pero ganun pa rin, naghahanap ng kaligayahan. Gaya ng sa unang pagbasa, ikaw ay sisigla sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama. Paano natin marating yan? Dapat maliwanag din sa atin kung ano ang kaligayahan. Kasi yung saya, yan yung kakain ka ng masarap, may kasayahan nga ang tawag natin. Hindi kaligayahan yan. Kasi ang kaligayahan, kahit nahihirapan ka, maligaya ka pa rin, gaya sa sabi ng Panginoon, yung nanay, halos mapugto ang buhay niyan sa pagsilang ng sanggol, pero maligaya siya. May bagong buhay na sa pamagitan niya, umiral sa mundo. Sinasabi din natin, aming ligaya na kapag may nangaapi, mamatay ng dahil sa iyo. Ligaya! Yung magpakamatay ka, pero maligaya ka. So kailangan maliwanagan natin, ano itong sigla, ano itong kagalakan na sinasabi. Sa Ebanghelyo, si Herod, saan nakaugat ang ganyang kaligayahan? Sa kanyang kapangyarihan. Kaya papatay niya lahat, maski mga sanggol yan, 200 sanggol daw na lalaki ang pinapatay niya para panghawakan lang niya ang kaniyang kapangyarihan. Marami pa rin Herodes sa bansa natin ngayon na papapatay para yung kanilang yaman at kapangyarihan, walang makagala. Yung mga pantas naman ay maligaya sila sa paghahanap ng tunay na sasambahin. Naparito kami upang sambahin siya. Nung makita nila, nakalagay dito, gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Naging maligaya sila. Hindi sinabi na naging maligaya si Herodes nung pinapatay niya yung mga bata. Hindi rin sinasabi nung pinatawag ang mga punong iskriba at saserdote na maligaya sila. Pero ang galing ng mga punong iskriba, mga punong saserdote at iskriba na magbanggit ng mga talata at saka kabanata. So lahat naghahanap ng kaligayahan. Kayo nagsisimba ngayon dito, nanonood online, sumasama sa misa online. Ultimately, para maging maligaya yan. Kung mayroong isa sa inyo nagsasabing, magsisimba ako para maging malungkot ako, makipag-appointment na kayo kay Dr. Father Melchor Bernal SBD. Psychotherapist po yan. Hindi normal sa tao ang gagawa na alam niya, ganap ang ganyang kamalayan. Gagawin ko ito sapagkat magiging malungkot ako kung gagawin ko ito. Mayroon tayong mga ginagawa na manauwi sa kalungkutan, pero sa akto ng paggawa natin, hindi natin masyadong naunawaan. Pinaka mahalaga na malaman natin kung paano lumigaya. Eat, drink, and be merry ba? O tiisin mo na lang lahat? Sinasagot ngayon yan ng ating kapistahan. At ang ubod niyan nasa saliwikain ng 500 years anniversary ng Christianity. Gifted to give. Yan formula para maging maligaya ka. Sabi ng ating pananampalataya, gifted to give. Nung Pasko, we were given the gift of a Savior. Panahon naman ngayon para you give. Pahayag mo raw sa mga nations, sa mga bansa, itong sikreto ng pagiging maligaya, ang hiwaga, ang lihim na panukala ng Diyos, pinahayag sa atin, Epiphania. Iyon ang ating pinagdiriwa ngayon. Kaya,
Babalik tayo sa ubod ng ating pananampalataya. Gifted to give. Sa buhay ninyo yan, maging maligaya kayo. Nawawala kasi tayo eh. Minsan, dami nating nobena, dami nating Bible sharing, dami nating mga charismatic prayer group. Maganda rin naman yan. Pero huwag tayong mawawala doon sa ubod ng ating pananampalataya. Gifted to give. Kung sa Eucharistic spirituality pa, ganito yan. Magiging kagaya kayo ng tinapay sa banal na Eucharistia. Binasbasan, tinawag at binasbasan. Hinati. Pinamigay. Gaya ng ginawa ni Jesus. Kumuha siya ng tinapay. Nagpasalamat siya at binasbasan. Hatiin niya ito at binigay sa kanyang mga alaga. You are blessed. You are broken. You are given to the world. That is the essence of Christianity. Huwag tayong mawawala dyan. So tignan natin ang ating buhay ngayon. Ito ba? Nasa sa buhay ko ngayon bilang nanay, bilang nagtatrabaho sa opisina, bilang nagsasaka sa kabukiran. Gifted to give ba ang buhay ko? How am I blessed? How am I broken? How am I given to the world? Magawa ninyo yan, 100% liligaya kayo. Okay lang. Mahirap gawin yan dahil may original sin eh. Tinatakasan natin yan. Tinatakasan natin yung gifted to give. Gusto lang natin yung gifted, yung ano bang binigay sa akin ng Panginoon, makatalinuhan, mayayamang mga magulang, nag-aaral sa iyo, doon na lang tayo. Yung to give, nawala. So thank God that you have been blessed. Be strong when you are broken and be creative and innovative when you are given to the world. Pahayag ninyo, ipipanya ang ubod ng ating pananampalataya. Sapagkat yung batang yan, paglaki niyan, papako sa krus niya. Tutuhugin ng sibat ang puso niya. Eh marami nang nakakalimot dyan. Gusto lang nila yung gospel of prosperity na accept Christ as Lord and Savior, yayaman ka na. Eh, hindi yan ang ubod ng ating pananampalataya. Pasalamat ka sa Diyos kung pinayaman ka niya. Blessing niya yan. You are blessed. But you will also be broken. In one sense, every one of us will be crucified. Huwag natin kalimutan yung brokenness. Maski ano pang mangyari sa'yo, you will ultimately be broken by old age and death. Mayaman ka, kahit ano pang stem cell mo, mamamatay ka rin. At haharapin mo ang katotohanan ng kamatayan. Kaya lang, pag napagtagumpayan mo yung karupukan ng iyong kalooban, nasunod mo yung gifted to give, that you were blessed. You were broken. You were given to the world. Pag nasunod mo, kaya mo nang sabihin. Yung sabi ni St. Paul, O death, where is your victory? Death, where is your sting? Naging maliwanag kay St. Paul. Saan siya nanggaling? Naging maliwanag kay St. Paul. Nasaan siya ngayon? Noong panahon pa niya? At naging maliwanag sa kanya kung saan siya patutungo. Yun, yung sabi niya, ang hiwagang ito hindi pinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos, ipipanya sa pamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta at sa inyong lahat na kumikilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa pagtanggap natin ng komunyon, physical man o spiritual dahil may COVID-19, ito ang ating hilingin, na tayo magiging Eucharistic persons
that the meaning of our lives will be in our being called, in our being broken, and in our being given to the world as an epiphany, as a revelation of God's will, that we are born in this world to know Him, to love Him, and to serve Him, and to be happy with Him in the world that is to come.